Wraith and Chujin is holding 1-1. Ultra late game talaga, padded out until the late game. Marami ka kasing pwedeng saniban eh, no? Pero dali kayo sa early game, ha? Parang it's very hungry, I mean, no? This is the train na ira-ride ngayon ng kupunan ng pag, ano dito ng si ng pero, Onyx. Tol, pag ito na pull off ng ano? Pag ito na pull off ng signal, grabe. Kakaibang shape to para sa regular season. I'm sure may mga teams din na nanonood ngayon. Oo. And hindi mo i-question. Nagugulat kami guys, but we are not questioning. We are, just like you guys, are excited. How will it work? Yeah. Diba? So, ang binaka nakukuha mo talaga sa mga magantong klase ng lineups is ang bilis talaga ng wave clear na because you're really padding everything sa damage. Not entirely sure dun sa top lane, Balmon versus 1-1. Rhea! That's what we like. Yep. Good steal coming in from Rhea dito. Quick advantage ka agad doon at malaking kawalan para kay Wise. Makakatakas pa si Rhea. May bumati sa kanya. Hindi na rin mababatuhan ni Jadon. Tapos, makakakuha pa ng Lito. Okay. Massive sustain coming out from Signal Ultra. Might be able to punish Dilar. No, Dilar. Dilar will begin there as the first blood is secured by the members of Signal Ultra. Duelo, duelo, duelo. Sa early game, ang gusto dito ng Signal Ultra. Onyx PH, I feel na kapag nakaramdam sila dito na kanilang momentum, mag-snowball, doon sila makakilos. Pero yung Signal Ultra, sabi nila, sige, bawal kayo huminga. Tempo kung tempo para Signal Ultra. And it's looking so well. I just realized parang ganda nung ano, Khalid tsaka Angela combo sa early game, no? Oo. Pag-arap mo, meron lang Angela na gano'ng sweep sa baba. And yeah, Hades is able to get his own buff even with Jay just dancing around towards him. So this is actually an early game lead established by the Signal Ultra Squad. And Iyakno there, sustained by Imba DJ, masterful play just to go for the objectives and a kill. Yeah. And then you mentioned mo about dun sa pag-sunny. Maraming choices ng sunny but Hades misses that single fission. Nangyayari talaga yan. Pero na-mention mo about yung pag-sunny. Before that, Kuya Shinbu, yung Angela pwede siya tumulong sa kahit ang lane and makapag-convert yun sa kills. As we saw dun sa may top lane, thing with Balmond is, isa lang naman ang dash ni Balmond and pag nagapit na yung Flaker, wala ang magagawa. Napwersa din yata siya ni 1-1 dito na mag-commit. Yakno now in a little bit of a trouble. Chujin, hindi ganun kalaki yung lamang. In fact, when it comes to levels, okay pa rin naman eh. Kailangan nila mambraso, tol. Kasi itong comp na to ng Signal Ultra, kahit sabihin natin hungry comp to, double carry pa rin to, ha? Okay. Bensanity. Speed boost. Yep. Twice there's going to be speed boost. He wants to sustain. No. Enough damage, but there goes Balmond. Iyakno drops his own ultimate. And at least yon. Tuluyan si Bensanity. So maybe yung nakikita nating weakness dito na masasabi kong mas weak link para sa Onyx PH. Not because of the player, but because of the nature of the hero, so Carmilla versus this Rhea lane, sa may bottom lane na Thams. Thams can really help a lot sa mga teamfights natin. Kasi nakuha agad ng Signal Ultra yung dalawa din ang side ni Khalid. Tapos bigla nilang ginawang 1-1, tapos yung Thams. So solidified agad yung side lanes dito ng Signal Ultra. So yung Onyx PH, kahit maganda yung kanilang combo sa kanilang carries or yung kanilang hyper carry, yung kina-funnel nila, yung side lane sila dito medyo payat compared to Signal Ultra. Well, pabantayan natin kasi ito na yung teamfight as they converge. Remember na mas maraming katabi ang Rafaela ay mas rewarding para sa kanila. Mula sa likod ng Galaxy si Dilar, nakakuha sila ng stun. That would open up some of the backlines dito ng Onyx PH para makabaka. Pero may sinaniba na kaagad dun yung Angela. Palapit kay Rhea, naging gate na lang bigla. Siyempre, yung ating Hilda. Gusto ko yung ano ah, pag Mamba out ng Onyx PH, kahit namatayan sila ng isang hero na Hilda, nakuha nila yung turtle at nakapag-mamba out sila safely. Tapos, second round na ng buffs ngayon. So, even when yung unang round ng buffs ay nanugi sila, recovery naman to. So, lamang pa rin yung Signal Ultra when it comes to gold, but may trend ng recovery. Pag nakita mo yung ano dyan, yung gold grab dyan, may swing ka agad yan. Yes. Pabalik dun sa side ng blue. Dilar, as well as the Balmond, si Iyakno sa may top lane, sabi nila, all we have to do is clear the waves. And we're set for days. Siguro ang tricky dito is paano nga ba control yung 1-1? Yeah. The question is, when is 1-1 online? Kasi feeling ko, with this lineup na double carry, sabi na natin pag nag-late-late game ang kate na Harith plus 1-1 combo. But when it comes to the mid-game, baka mas snowball sila dito ng Onyx PH. Ano nga? Again, alam naman natin na kapag naglagay ka ng marami-raming mga carry or core or farm-hungry heroes sa lineup mo, there's an inherent consequence, lalo na pag may na-starve. Kasi
dalawang kailangan hindi ma-starve eh, di ba? Oh. Punish mo kagad yung mga ganon. Flicker out coming in from Imoy Venus ngayon. Pero hinabo ni Hades dito. Drops the Zaman Force. Nice. Pinastop ni Paring J doon. Bumati rin si Paring Wise. Pero wala. Hindi mapigilan ng abante ng Signal Ultra. Lalo pa nandun si Imba. Bububuga ng kanyang mga pang-heart. Ng kanyang mga love waves. And that's it. Double kill is unlocked for Hades. Sabay nakakuha pa ng Calamity Reaper dito. 5 minutes in and oh big God. Power spike favoring Hades on this Harith. Surely maapag-push and surely makakuha ng kill sa may mid lane. I wonder kung ano gagawin ni Wise dito. Na-trap na ako po. Napaligiran nga rin pero siya pinakapatay. What? Nako si Wise. Double kill pa! La! Ayun uy. Lang! 3v1 yun! Ayun yung Lasonics. Hindi natin nakita masyado, no? Pero that was a 3v1. I think it was the crits then for Wise. You cannot really duel Wise yata as what? He goes in. And wala na yata pambato din. Nagamit na ni Ben Sanity yung kanyang ult kanina. The green dot is just up. Just like now, Onyx na naman might be set on taking the second turtle of this game. Just like that, the swing is even out for the side here of Onyx. Alam mo yung worst doon sa para sa side ng Signal Ultra? Binigay pa nila doon sa carry talaga. Yeah. And that's okay, one Wise. Of the mortal sins when you are wanting to control the early game. Mortal sin yun. Ano? Champion form Wise na ba? Ay. Yun, no? Yung mga nare-reactivate, yung mga old gods, di ba? Ginigising mo yung mga natutulog na dragon eh. Yung ano? Oh, yung puso eh, no? Pinapakulo mo dito sa mga, alam naman natin yung mga old carries. Alam mo naman kung gano'n ka todo si Wise dati. I can remember his Gusion, his Esmeralda back in season 4, di ba? Tama ka dyan. Very willing to make the jump. Talagang nadali lang si Wise nung nadulas siya sa saging dun sa Cyclone. natapak ng Cyclone ay eh. I think the Onyx PH, ito kasi yun eh, parang dahil back-to-back runner-up sila, extra yung pagod para sa kanila. Mm-hmm. So dating with championship, makapagod ka i-depensahan yung trono mo. Pero yung pagkapanalo, iba yung recovery, rejuvenation. Ano, Tapos sobrang exponentially mas masakit, mas nakakapagod on the side of Onyx PH losing back-to-back sa grand finals ng MPL. At nag-show yon sa first two series ng Onyx PH. Alright, Hades here. Activated the Zaman Force para makabalik. Actually, maraming na-soak up na damage dito si Iachno pero hanggang saan, hanggang kailan, kahit may turtle buff pa yan, hindi na mahalaga. Apat ba naman na nanggaling mula sa Signal Ultra. Ganun, tatlo naman dito sa may baba para humabal kay Rhea. O may Venus na nakuha ng tira. That's gonna be it. It's gonna be dropping his own ultimate habang nandun din at sumanib. Hindi naman pala sumanib. Pero habang nandun din yung ating Tom Seagat skill. Grabe yung juggle yung mga sa Onyx PH. So, nung nag-juggle yung Rafaela. Grabe. Kung tinalunan yun si Oh My Venus, tapos yun. Oh, no? He knows na may speed boost, whatever. Tapos, Wise gets a, almost gets the last hit. Kasi yeah. na-credit pa rin kay Dilar. Kasi may DPS pa rin. But, that was masterful. And mukhang nagising nga talaga yung mga dragon. Yung hedgehog natin, mukhang naging maladragon. Yung scary hedgehog natin yung, sa Onyx PH. Sans Drew, naging Sans Slash. Oh man, naging Sans Slash na. Diba? Mula sa, ewan ko, yun yung natin pinakamalapit sa Onyx for that part. 6-6! 22-20K. We have a very nice game here probably. Okay. The one with the biggest swings in terms of gold. And quite marami-raming action ang inyong natutunghayan ngayon. Nakatulak na rin si Iachno doon sa may bandang taas. Wow. At nararamdaman na yung paparusa dito sa double core composition ng Signal Ultra. Not only that, ang anti-1-1 ng defensive item, Antikiras, now picked up by Balmon. It's gonna be really a problem for 1-1 to snowball now. And double flicker was burned mula kay Binsanity tsaka Imba DJ. Umaabante ngayon ng Onyx kahit papano as they want to go down. There is Hades. They may spot it out. Pero andon si Iachno para kumuha ng cut. Wala nang nojo si Imba DJ dito para sumanib na lamang habang pumasok naman si Hades sa gitnaan. Hinahabol si Dilar para makumuhos lang dyan. There's gonna be Oh My Venus doing what he can para makapagsustay para sa mga teammates niya. It's still gonna be that Carmilla going down habang si Wise kumuha rin naman at pa-follow up para kay Jay. Iachno Oh My V goes for Imba DJ. Habol si Iachno dito. Ang bilis ng tutorial hero. Balmond. Balmond ba naman? Kaya mo yan, pre. Sige, tol. Makunat naman eh. Gillette Instant Replay. We are gonna see that very big fight. Patience from Iachno waiting for the best moment para mapag-ulti na ako na-kill dun sa Khalid. Tapos si Carmilla ka lang yung maging exchange. But Wise finds a good opening. Nakita natin yung Onyx PH. Naturally, malakas lang talaga sila sa state na to ng game. Yeah. Nine minutes in.
yung kanilang single core setup, Yeast and Chain, alam natin na mas malakas ngayon. And yeah. Signal Tunnel, siko, paano nila i-deal itong, paano nila papatagalin pa yung laban? Remember, ito, here's the deal eh. Hades is okay, di ba? Chujin, not so bad. Oh, right? Oh. But, Wise for more on the situation right now, he's doing really well. Oh. Yep, you get 501 on Hades, ganda ng KDA. Pero lagi nyo titingnan guys, mas clear at mas magandang indicator yung level. Hades sits at 12, Wise sits at level 15. Layo. That is a lot of damage. At yun na tol. Nahuli. Double ulti. Double sakit. Ako, nakadikit pa si Hades doon. Ako. Pero lumapit si Hades. And wants to go all in. Ankle breaker. Omeduan palapit. Pero dulo na yun ng Zaman Force. Tapos is dueling up. Lumapit si Tilawin. Dito masyado makasim doon si Hades. Hindi niya natapakan yung Zaman Force niya. He doesn't get the reset. Pero kahit pa paano din mo niya na. Doon si Wise. Nang Thames. Tapos takbo na lang si Rhea. Habol si Iyak nung mananaga. Ubiikot siya. Actually. Pero alam natin. Balmond yan. Pabagal-bagal. Hindi ha. That's it. Mga 15,000 BP heroes na nahabol dito si Harit. Parang magtataka, kaya ba to? At kitang-kita naman, the answer is no. But then again, Signal Ultra, nanggigil sila sa pag-kill kay Wise. Wise na ako palang nag-kill. Yeah. The fact is, I think Onyx Creator is still happy with that exchange. Yeah, and I think the execution can be cleaner. Oh, naman. Hades, yung angle nung Zaman Force, hindi niya nasulit. Nanggaling siya dun sa dulo. Oh my Kinulang yung ano reset dun sa timer ng kanyang, of course, Chrono Sheep habang si Chuji naman nakuha yung kanyang crossbow of that. I like the itemization dito mula sa ating course. Oh, by the way, Signal Ultra, you have to be careful with this. Pero, nag-dominance ice na ngayon si Jay. That's also a problem para sa ating 1-1. Really prepping up for this 1-1 in the end. Bensati, kailangan nilang mag-ingat. As good as it is, kahit pa sabihin natin tutorial hero to, well, pag na-ultian kayo niyan, game-changing instant yung damage eh. Tapos, ang laki ng chunk of damage yun. Nilapag na. Winwersa para makapag-clicker out si Imba DJ dito. Pero, that's really nice. Along with the Dance of Hits and also Bensanity, there's a nice amount of damage to even claw through the big health bar nung ni Iyak. Yeah. One thing I must say para sa Onyx PH, kailangan nila din mag-ingat na even when they're ahead now, I think pag nag-15 minutes na to, sobrang hirap na manalo for their side kasi yung 1-1, wala silang pang-control. Yeah. Looking at their lineup, wala sila ng parang hard stun. Meron sila nung stun ni Carmilla na pwedeng magkakasama sila. But in the end, mag-control sila. Hindi advisable na ipatama mo yun sa 1-1 sa totoo lang kasi ulti alam lang natin, eh. The second skill, di ba? The second skill, which is, actually works much like purification. Oh, cleanse yun eh. Yeah, the best part about this game, guys, just to remind you, Tagalog pala, no? Isang maganda bahagi para sa laban na to, para ma-remind kayo, ay yung hindi pa siya conclusive, no? Oh, mahirap ma rin malaman kahit sa amin kung will it escalate kasi may obvious weakness yung sa Signal Ultra. Yun yung dual core composition. Pero yun din yung strength, eh. Lalo na kapag nag-payoff yun. Lalo na kapag nag-reward yun para sa kanila. And what is needed for a double core composition is scaling. Scaling. Game, no? Speaking of scaling, ang lineup naman ng Onyx PH ay reverse doon. Kasi Balmond, isang hero na patagal na laban, pahina. I always felt like that's the nature of the hero. Tapos, meron kang Hilda na okay naman sa late game with the ultimate. But when it comes to team fights ang usapan, hindi rin ganun kalakas. Yisa Chin, obviously, sa hero na nag-scale but not as much as a 1-1 kasi wala siya nung kit ni 1-1 na invulnerability tapos na-transfer pa all the cooldown resets, di ba? Carmilla, parang nabibitin ako dito sa Carmilla because very strong in the mid-game. Okay yung pick-off pero, you know, in the late game, kailang, libring stun ka lang sa totoo. Yun nga eh. Pero hindi ka continuous damage. Disruption ka, pero hindi ka talaga damage talaga. Yeah. Like, you have to put Carmilla essentially at zero damage. Really, kite around yung Carmilla at... I guess, damage mo lang si Iyak, no? Nagpa-plateau pa, no? Yep. And hirap pa. It's one thing na kailangan i-take note dito ng mga tropa natin mula sa Onyx PH. So, that means itong Lord ay importante para sa kanila. Kaso biglang 5v4 na lamang ngayon ang Signal Ultra. Kaso! Yun ang pinakaalalahanan natin. Bensanity, naging critical ang buhay. No, nasan yung mountain shocker na gamit na pala? Puto. At of course, makikita mo ng alhati na. Lagpas pa nga yung buhay dito ng Lord Enhanced. Pero hindi naman syempre kailangan ma-reset yan. Crossbow of Tang activated ngayon. Kinain lahat ng pamana doon. Yun na ni Jay, na makaalam din si Omay V. Sino pa ang susunod? Asan si Wise? Nakupo! Nakupo! Sunod! Ang naku at natuka doon ng mga taga-Signal Ultra ngayon. They were able to get a wipeout against Onyx PH with a minion wave here in the mid.
There's Iak, no, he can go for the wave clear. It's a disaster. Bigla, yeah. Nagigil pa nga at oh, yun oh. Na. Walang minions? Meron. 12 seconds, may dumating na bagong it's minions. It's over. 9 seconds on to Jay. Oh, may Venus yung masusustain. Over. It's over. Kulang talaga yung damage then I would dare say, no? I think accounting for the Carmilla side lane. That is the headline. Signal Ultra. That is the biggest.